Marami na ang nag-report na nakakita sila ng multo o iba pang supernatural, pero wala silang pruweba. Kaya ang iba ay hanggang kwento na lamang. Pero hindi rin porket may litrato o video dapat mo nang paniwalaan. Dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, laganap ang photo at video manipulation. Kaya naman ang litrato ng unang panahon kung saan hindi pa uso ang photo manipulation ay talaga namang nakakuha ng atensyon. At isa na nga dito ang SS Watertown Coast Faces. Ano ba ang nangyari at nakakuha sila ng litrato ng mga hugis tao sa tubig? Halina't ating alamin. Sina James Courtney at Michael Meehan na crew member ng SS Watertown. Ang dalawang ito ay nililinis ang cargo tank ng oil tanker habang ito ay dumaan sa Panama Canal mula New York City noong December ng 1924. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang dalawang lalaki ay namatay. Habang kanilang tinatrabaho ang tangke, biglang tumagas ang gas mula dito at unti-unting napuno. Sinubukan nilang gawan ng paraan ng problema, subalit mas malakas ang tagas ng gas kung kaya't mabilis inila itong nilanghap na dahilan naman ng pagkamatay ng dalawa. Nagawa naman ang paraan ng pagtagas ng gas, subalit wala nang buhay ang dalawa. Ang masaklap ay hindi maaring tumigil ang barko o mag-iba ng ruta para ibigay muna ang bangkay sa laot. Kaya't walang ibang pagpipilian kundi itapon ang mga ito sa karagatan. Binigyan naman nila ito ng respeto at pinagluksa. Kayunpaman, itinapon pa rin nila ito sa dagat. Dito na nagsimula ang kwentong katatakutan tungkol sa dalawang mukhang nakita sa SS Watertown. Matapos maitapon ang dalawang bangkay sa karagatan, ang buong crew ng barko ay binalot ng katatakutan. Ayon sa pinakaunang report, nakita nilang palutang-lutang ang mga mukha nila Courtney at ni Meehan na sinusundan ng barko. 10 segundo ang itinagal ng mga nakitang mukha bago pa maglaho ng tuluyan. Ilang crew member pa ang nakasaksi sa pangyayaring ito at nagsabi na kanila ding nakita mula sa foam o bula ng karagatan ang mukha ng dalawang crew. Noong ang barko ay dumating sa New Orleans, inireport ng kapitan ng barko na si Captain Keith Tracy sa kanyang mga employer na si J.S. Patton ang kakaibang pangyayari at hindi sila agad naniwala dahil nga word of mouth lamang, kumbaga kwento-kwento lang, so walang physical at empirical evidence. Kaya't naghanap siya ng kamera para litratuhan ito. Laging nakikita ang mga mukha na ito sa tubig at sa isang pagkakataon ay nakuhanan ito ng isang seaman at agad itong ibinigay sa kapitan na si Keith at itinabi ng mabuti. Noong ang kanilang barko ay makarating sa daungan, agad niyang ipinadevelop ang film at doon nakita ang napakalinaw na kuha ng mukha na nasa tubig. 6 na larawan ang kinuha ng seaman at noong ito ay pinadevelop, isa lamang ang nagpakita ng malinaw at kuhang-kuhang mukha sa tubig. Ang kanilang ang mukha ay nakita sa foam o bula sa gilid ng barko at madaling nakilala kung kaninong mukha nga ba ang mga ito. Nakakuha ito ng atensyon ng publiko at agad na inimbestigahan ng mga eksperto. Ang mga ito ay walang nakitang mali at walang nakitang pagpepeke sa mga litrato. Ang orihinal na kuha ay nawala ilang taon na ang nakalipas at hindi na muling nakita pa. Wala na ring report na natanggap ang mga employer ng SS Watertown nung pinalitan na ang crew ng kanilang barko at ang dating crew ay umalis na. Ang litrato na ito ay kumalat dahil sa pagpalabas sa publiko ng larawan at ilang magazine service noong panahon na yun. Nalaman ng mga tao ang nangyari at nakuha nito ang atensyon ng mga taong mahilig maghanap ng mga multo. At isa na nga dito ang kinilalang si Hereward Carrington. Pero ang research ni Carrington ay kanya pang nagawa noong 1934 na halos 10 taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang insidente.
Sinubukan nitong hanapin ang mga original na crew na naroroon noong 1924, pero ang iba ay patay na, habang ang iba naman ay hindi na alam ang lokasyon kung saan ito nakatira. Gayunpaman, nakausap niya ang company manager ng SS Watertown sa office nito sa New York na si Mr. Story. Nagawa niyang makita ang original na litrato at nalaman niyang mga mukha ay nagpakita lamang ng ilang sandali at nakikita lang sa iisang lugar. Taong 1963 naman, nung isang manunulat at isang researcher na si Michael Mann ang naglayong pag-aralan pang mabuti ang report na ginawa ng Fate Magazine na lumabas naman noong 1957. Pero sa article na ito ay walang makikitang litrato dahilan upang maintriga ang manunulat. Sinubukan niyang hanapin ang naturang litrato at makalipas ang 5 taon ay nakahanap ito ng isang litrato. Ang kapitan na si Tracy at ang assistant engineer na si Monroe Atkins ang nagbigay ng litrato at nagpatunay na totoo ang kanilang kwento. Sinuri niya ang litrato at napatunayan niya na ito ay totoo at walang halong pangluloko o manipulation na ginawa para mapalabas ang mga mukha sa larawan. Matapos i-examine ang litrato, ibinalik niya ito sa may-ari ng Watertown. Ayon kay Mann, makikita sa litrato ang mga mukha at nasa iisang posisyon lamang katulad ng mga nasabi ng mga witness. Isa pang lalaki ang sumubok ding ipaliwanag ang pangyayari sa karagatan at sa kaso ng SS Watertown. Ito ay si Blake Smith. Sa kasamaang balad, wala na itong makitang aktwal na litrato. Pero hindi yun naging hadlang para ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Kung kaya't gumawa ito ng isang eksperimento gamit ang sister ship ng Watertown na SS Bald Hill. Sa kanyang eksperimento, ginamit ang Bald Hill upang ulitin ang nakuhang litrato sa Watertown kasamang ilang kaibigan na katulong niya sa pag-eksperimento. Ayon sa mga naunang statements, ang mga mukha ay makikita sa 2 at 3 station ng catwalk at ito din ang pinaniniwala ang pinagtapunan ng bangkay ng 2 lalaki. Ayon kay Smith, ang mga nakitang larawan ay hindi masasabing multo dahil sa laki ng mukha na mas malaki pa sa normal na tao. Marami din ang nagsasabing maaring ang mismong kapitan na si Tracy ang gumawa ng kwento at namake ng litrato. Noong Victorian era, naganap ang pinaniniwala ang spirit photography. Nagagawa ito gamit ang double exposure na hindi alam ng mga tao noon dahil na din sa kakulangan nila ng impormasyon tungkol sa mga kamera. Ayon sa iba, dahil walang magawa sa paglalayag ang kapitan, nagawa niya ang mga litrato na ito. Habang ang mga crew naman na nakakita din mismo sa mga mukha ay maaring nakisama na lamang din sa kwento dahil sa kanilang paniniwala sa multo at doon ay lumaganap na ang buong kwento. Dahil na din ang 2 crew member ay kanilang kaibigan, marami ang naniniwala na ang kaluluwa ng mga ito ay hindi matahimik dahil sa nangyari sa kanila. May ilang paniniwala naman na maaring mula mismo sa kamera at sa refleksyon ng liwanag ng araw at sa kondisyon ng klima ang naging dahilan para makakita ng aparisyon ng 2 mukha ng mga sailors. Ang kwento na ito ay laganap na sa internet. Sinubukan kong hanapin sina James Courtney at Michael Meehan tungkol sa report sa kanila o sa pamilya nila. Siyempre namatay sila sa trabaho. Obviously, kailangan i-report ito sa kanilang kamag-anak, hindi ba? Pero wala akong makita kahit anong detalye. Basta namatay lang sila at itinapon. Matapos nun, wala na. Nawala na rin sila sa kwento. Kung iisipin nyo, napaka-importante ng papel nila dahil sila ang nagmumulto, kung totoo nga. Ang Burns Detective Agency ay in-examine din ang litrato. Pinakita nila ito sa kanilang photo consultant si Tom Flynn at ipinaliwanag itong isa sa mga mukhang nakikita sa litrato ay pareidolya lamang. Kumbaga mga isip natin ang gumagawa ng larawan na wala naman talaga doon. Habang ang isa naman ay nilagay at tinaasan ng contrast para mapagtakpan ng senyales na ang litrato ay minanipula. Kumbaga yung mga naunang investigasyon, sinabi nila na hindi nila nakita, well, dahil nga yun sa tinaasan ng contrast, kumbaga kung hindi mo talaga siya titignan na maigi, hindi mo siya mahalata.
Para sa akin, sa tingin ko ito ay kwento lamang. In fact, pag nag-search ka tungkol sa SS Watertown Coast Faces, karamihan ng makukuha mong sources ay mga website na naniniwala sa mga occult. Ang iba namang site na nakita ko ay tungkol sa mga horror stories, paranormal, pero walang credible sources akong makita na magpapatunay na totoo itong nangyari. I mean, totoong may mga nag-imbestiga, totoong may mga litrato. Ang tanong ay, totoo ba na mukha ng mga tao ang nasa litrato? At isa pa, asa ng pamilya ng dalawa? Anong nangyari nang dumaong sila? Imbis na i-report ang patay sa mga otoridad o sa pamilya, anong ginawa ng kapitan? Pumunta sa employer at kuwento na minulto sila. Well, I get it. Kailangan siguro niya munang i-report sa employer niya bago sa pulis at kamag-anak. Pero tapos ng pag-uusap nila, anong pinagawa ng employer? Kuhanan daw ng litrato. Kung ikaw ang employer, mas poproblemahin mo ba ang pagmumulto o ang backlash na matatanggap ng barko mo? Pero enough about me. Kung ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba sa kwento? Raffle po muna tayo. Ang mga nakasali lang ay sina Marian Ortiz, Jezreel Siat, Alvin Lita, Arvin J. Berniosa, Kepoy Kubuslot, Ben Ompong, Quenber Pictures, Lord Rurug, Heather Mage Gaming, at Neil Ivan Kimbo. At congratulations sa iyo, Marian Ortiz. Paki-message na lamang po ako sa FB page. Sa mga gustong sumali sa raffle, may tatlong rules po tayo. Sa first time na magko-comment dito sa pin post na may FB link, automatic kasama po kayo sa raffle. Ang second rule po, syempre kailangan naka-like sa aming Facebook page. At ang third rule ay dapat sa pinned comment po kayo nagko-comment ng inyong FB link. At syempre, automatic shoutout na rin yun. Kaya yung mga nakasali sa raffle ay hindi ko na isasama sa shoutout para naman dumami yung shoutout natin. At syaka po pala, dagdagan din natin ang para-raffle para the more the merrier. 200 load or GCash po every week yan sa Facebook sa ngayon. Ito po ang rules. Una, share nyo lang po ang mga pinopost ko sa FB page. Hindi po kasama mga lumang post na isishare ninyo. Sa week lamang po na yun, ibig sabihin, Monday hanggang Saturday lang po. Pangalawa, pag mas marami ang share ninyo, multiple po ang names nyo sa raffle. Pangatlo, dapat naka-public ang share. Siyempre, hindi po kasi lumilitaw ang name kapag naka-private. Pang-apat po, every Sunday po ang winner, ipopost ko sa FB ang video. Yun lang naman po, kaya punta na tayo sa shoutout. Shoutout ka na Lowell Ortiz, Cyrus Love Nicole, RML TV, EFLD, Damon Villarino, Daisy Knight aka Chesterson Otic, Jesse Binoya, AA, Joe Marcelda, Solemn Whitey, Luffy King of Pirates at sa kasama niyang laging natutulog na si Alvin Hernandez, Marvs Mulon, Patrick A, Ronel Espinosa at Nico Lust. Plug ko lang ang iba kong channels. Kung mahilig kayo sa mga creepypasta at horror stories, may channel po ako para doon. Kung gusto niyo naman ng mga video games lore, Kanong Puccini ang para sa iyo. Para naman sa mga anime lovers, mga questions tungkol sa paboritong anime at iba pa, punta naman kayo sa may anime PH. At lastly, para sa mga mythology o yung mga taong may hilig makinig ng mga alamat at sinaunang mga kwento, naghihintay sa inyo ang libro. Huwag kalimutang i-visit ang mga channel na yan at syempre, kung trip nyo ay mag-subscribe na din kayo. Kung hindi naman, ayos lang pero check nyo pa rin. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Roll outro.